Sa kaugnay pa rin balita, inihayag ng Malacanang na kailangan patunayan ng suportado na ebidensya ang pagbubulgar ni Peter Jomel Advincula alias Bikoy. Kaugnay ito sa pagdadawit niya kay Senator Antonio Trillanes at Liberal Party na nasa likod ng Bikoy video. Si Vic Sumintak sa detalye. Hindi agad pinapaniwalaan ng Malacanang ang pagbaligtad ni Peter Jomel Advincula alias Bikoy na nagbubulgar ngayon na si Senador Antonio Trillanes at ang Liberal Party ang nasa likod ng Bikoy video na may pamagat na ang tunay na narcolist na nagdadawit sa First Family sa isyu ng ilegal na droga. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na bahala na ang Philippine National Police o PNP na hanapan ng ebidensya si Bikoy hinggil sa pagdadawit nito kay Trillanes at sa Liberal Party. Ayon kay Panelo, magiging kapanipaniwalang akusasyon ni Bikoy laban sa oposisyon kung masusuportahan niya ito ng mga ebidensya. We would rather wait for the investigation that will be conducted by the PNP relative to his revelations. As a lawyer, I just don't believe in what a person says. He has to substantiate. He has to submit proof. He mentioned several personalities. He mentioned several conversations. He can submit those conversations by way of telephone text messages or whatever means of communication. He mentioned certain places where they met. He mentioned Ateneo and De La Salle. This can easily be validated. He mentioned many names. For one, he has to submit a sworn statement. Batay sa pagsisiwalat ni Bikoy sa Campo Crame, ang Bikoy video at ang Project Sodoma na naglalayong ibagsak ang Duterte administration ay pawang pakanan ng oposisyon na kinabibilangan ni na Senador Trillanes, Risa Honteveros, Vice President Lenny Robredo, ilang religious group at ang mga kandidato ng otso diretso sa nakalipas na midterm elections. Vic Sumintak, Eagle News, I am one with 25.